Pero alam mo, yung mga magulang talaga at mga anak, dapat talaga, dapat nagtatanim kayo ng magagandang memories. Kasi hanggang sa pagtanda natin, kahit anong edad yan, meron at meron tayong maaalalang mga kaganapan sa buhay natin. At mas maganda kung yung mga naaalala natin, good memories than bad memories. Correct. Kaya dapat mas maraming good memories. Ako talaga, kinukwento ko kasi lately, sabi ko, ano nangyayari sa akin? Masyado ako emotional. Iyak ako ng iyak, huh? Nang walang okay. dahilan. Hindi, ang weird. The weird ako. Nung isang araw, na-miss ko lang si Ryan, umiyak ako agad. Huh? Tapos may nag-text lang sa akin na kaibigan ko na, ay, namimiss ka ng nanay ko sa TV, pinagawang kanya ng lumpia, daling ko daw siya. Naiyak na naman ako. Iyak ako ng iyak. Tapos naalala ko, kasi yung nanay ko nag-swimming sa bahay namin. Tapos tinititigan ko siya, naalala ko, meron ako isang magandang memory sa nanay ko na gusto ko maulit. Kaya hindi ko alam kung pwede ko mauulit pa. Yung, nung bata kasi ko, dinadala niya ako sa Quinta Market. Kung alam niyo yung Quinta Market, sa Maynila, yun malapit sa Quiapo. Tapos pinapakain niya ako ng palabok na may puset. At saka halo-halo na matamis yung na mga minatamis yung mga sangkap ng halo-halo sa Quinta Market, sa palengke lang yon, tapos isang part ng palengke na yon na puro ano lang yun, puro pagkain, tapos dinadala niya ako sa Quinta Market tuwing meron akong award. Tapos sabi ko, doon ko nararamdaman na parang ano yung na-appreciate ng nanay ko yung bawat achievement ko. Kasi naging best in English lang ako. Dinala niya ako dun sa Quinta Market. Nanalo lang ako sa jingle writing contest sa cluster level. Dinala niya ako sa Quinta Market. Yung parang sabi ko, ang sarap kasi naaalala ko na every little achievement ko sineselebrate ng nanay ko. Diba? Na marami man kaming hindi na pagkaunawaan ng nanay ko, ang mas naaalala ko yung mga masasaya naming pinagsamahan. Yeah, ikaw, ano yung pagsasama niyo o experience mo or memory mo kasama ang magulang mo na naaalala mo ngayon? Lagi ko po naaalala. Siya po kasi yung nagpo-push sa akin talaga sa lahat ba pagsasali po ako sa contest. Pati po yung magsimula ako ng band, siya po talaga yung nag-push sa akin. Yung sasama siya sa akin every night, kahit late, nasasama po talaga yung mother ko sa akin. Yun po yung di ko makakalimutan. Ikaw, Vhong, ano yung memory na aalala, memory mo na masaya kasama yung parents mo? Ako kasi, number one fan ko si Daddy. So pag bawat meron akong ginagawang maganda, talagang pinupuri niya ako. Minsan, pag meron namang hindi rin konting maganda, nasabihin niya rin. Tapos yung mami ko ngayon, kasi si Daddy wala na, yung mami ko ngayon, every time na magkasama kami, talagang iaano niya na, anak, pinagmamalaki kita. Sa mga, kasi ngayon lang kami halos nagsasama dahil tumira nga siya sa America before. Ngayon lang kami nagiging close, makakasama, na talagang pinagmamalaking kahit nasakay siya ng tren sa abroad, di ba? Sa abroad may mga tren. Pag may nakita sa Pilipinas, sinama may tren masyado ka na. Okay. Pero doon niya kinukwento, pag may kapwa Pinoy, siya nakita, nanay ako ni Vhong Navarro. Kahit di naman tinatanong. Oo. So proud, sobra proud siya. Proud na proud siya sa akin. Ganun yung mga kinukwento niya sa akin, naalala ko. Kasi yung banding, hindi pa kami halos nagkakasama sa labas. Kasi nga, inabot na ng pandemic. Diba? Pero, tanong ko lang, MOD, ang ganda rin ng kunento ko sa nanay ko, walang background. Bakit? Si Alvin na kaya. Naka-offend ako. Kaya pa. Ang ganda. At saka ako nagsimula nung topic, wala akong background. Kaya bakit? Pa, sabi lang ito, kasi nakatingin ka sa akin, nakikinig ka sa akin eh. Tapos may tumutugtog yung music, sabi mo talaga. Sabi ko talaga, bakit siya may iba? Ang ganda. Ang ganda tuloy mo kinalabasan nung sa kanya. Parang hindi tuloy masaya yung memory ko ng nanay ko. Sa Quinta Market. Oo, na-realize ko, hindi talaga kami close ng nanay ko. Ganon. Parang nakakainis. Ang ganda ng kwento ko. Sabi ko, parang nung ending tuloy, sabi ko, ay, mas maganda yung kanya. Oh, yan, okay, ulitin mo. Gusto mo, ulitin mo. Wala na. Magkaaway na kami ng nanay ko. Magkaaway kami kanina. Then, dadali kita sa Quinta Market. Diba, sa kanya lang may iba. Ang ganda ng background, yung ano lang, yung instrumento. Alam mo, ngayon nga, naalala ko, naiyak. Bigyan nyo nga si Sir Louie ng piano doon para tuwing magkukwento ko, yung titi pa na lang si Sir Louie bilang ga. May keyboard sa gilid mo. Nagselos talaga ka, di ba? Yung mukha mo talaga lang. Kita ko yung nag-iba. Yung kitera nga ako, di ba? Tumingin ka talaga. Wala akong background kanina. Ako naman nagpasimuno ng magandang kwentuhan. Babawi mamaya. Hindi ako na-appreciate. Contest number 2. Buti pa yung nanay ko sinelebrate yung achievement ko. Charot lang. Hindi. Kaya yun, kahit tayo mga anak, marami tayong mga hindi pagkakaintindihan ng mga magulang natin. Lalo na habang tumatanda, habang patanda ng patanda yung mga magulang natin. Minsan nakakainis sila. Mm-hmm. Diba? Real talk lang, diba? Hindi naman sa kawalan ng utang na loob. Diba? Minsan napipikon tayo sa mga magulang natin. Naiinis tayo kasi makukulit sila. We have to consider na
tumatanda sila at habang tumatanda sila, para sila nagiging bata. Kung ano tayo noon, ganun sila ngayon. Kaya nung ang kukulit natin, inuunawa nila tayo at inaalagaan at hindi tayo binibitawan, dapat ganun din tayo ngayon. Huwag natin silang bitawan. And always remember, bago ka na ini sa nanay mo tsaka sa tatay mo, mahal mo yan. Yes. Bago ka pa napikon sa kanila, mahal mo yan, diba? At bago pa kayo nag-away kanina, mahal mo yan. Kaya always go back to the fact na mahal mo yan. Yes. Ganyan talaga ang buhay. Ayan, ganyan mo nang klaki ng music. Diyos ko. Okay, ha? Tsaka cycle yan eh. Pag ikaw, naging magulang ka na tama rin. Tama na, sa'yo na naman yung ending. Ang ganda na yung ending ko. Narinig mo lang na music ako ni MOD ng may lyrics eh. Gitera ka, porket instrumental yung sa'yo sa'kin yung may lyrics. Naging lyrics din sa kanya. Babato ko sa judge to, baka maano mo pa eh. Tawag ng Tanghalan sa Show!